1:52 a.m. na talaga. Kasi kami dito, puyatan kami. Baligtad na yung oras namin. Yung madaling araw, parang second dinner pa namin. So far, ayun na lahat. Ayun na lahat. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel and para sa video natin ngayon, simple lang naman ang gagawin natin. Magre-repack lang tayo ng mga konting relief goods na pwede natin ibigay at sana makatulong sa mga kababayan natin. I know sa mga ganitong panahon, we needed all the help that we can get sa mga taong kaya magbigay ng tulong. Kasi sa totoo lang, ang dami nating challenges na kinakaharap ngayon, ang daming gulo na nangyayari, hindi lang sa Pilipinas, actually sa buong mundo, tapos may mga hindi pa nagkakaintindihan. So, alam nyo yun, halo-halo na yung mga nangyayari. Meron at meron pa rin mga taong makikita mo na gumagawa sila ng paraan kahit sa maliit na bagay na kaya nilang gawin. May inspire ka sa mga tulong na ginagawa nila sa mga kapwa nila. Sabi nga nila, di ba, act of kindness doesn't come always in monetary form. Actually, marami na rin akong mga nakikita mga kaibigan ko na gumagawa sila ng mga groups para makatulong sa mga frontliners natin. And syempre, lahat tayo, alam ko, may kaya tayong gawin. Lahat tayo may kayang iambag para sa sitwasyon na kinakaharap natin ngayon. But for today, kasama ko ang family ko, nandito kami sa bahay and magre-repack kami ng mga konting relief goods na sana makatulong dun sa mga frontliners natin, hindi lang sa mga medical frontliners natin. Kasi syempre, ang mga frontliners naman, hindi lang yan yung mga nasa ospital. Actually, mga barangay tanod natin, barangay captain natin, lahat yan, yung mga tanod, frontliners din natin yan. Sila yung mga nagbabantay sa atin para ma-full implement yung home quarantine. Tapos syempre, tumutulong din sila sa pag-distribute ng mga relief goods, diba? Sana makatulong din to dun sa mga ilang pamilyang maaabutan na itong tulong na to. Kasi guys, alam nyo, naniniwala ako na you are blessed to be a blessing. Kaya alam ko yung marami sa atin dito ang blessed and sobrang saludo ko sa lahat ng mga kaibigan ko, sa lahat ng mga alam kong taong blessed na blessed na blessed na hindi sila nagdadalawang isip na tumulong sa kapwa nila. So ngayon, madaling araw na and actually 12:56 a.m. na at gising na gising pa mga tao dito sa bahay namin kasi nga epekto ng quarantine na to. Lahat kami ay gising na sa madaling araw tapos sa umaga hanggang hapon tulog kami. Kaya mas gising na gising yung mga tao dito. So simulan natin ang pagre-repack. Simulan na natin to in 3, 2, 1. Okay, punta tayo sa baba kasi nagre-repack na sila doon. Tingnan natin yung sitwasyon nila ngayon. Ano sila? And ito yung mga i-release natin. So magbibigay tayo ng bigas sa kanila. Pinak na namin sila ng 1 kilo lahat. About isang pack, meron tayong ilalagay na 2 kilo ng bigas. Bumili na rin tayo ng mga instant noodles, tapos kape. Tapos ito, meron tayo mga sardinas. Actually, nagpadala yung mega sardines ng 3 box ng mega sardines. And syempre, yung favorite ko, ayun. May mega tuna rin tayo. Ayan, nire-repack nila. Hello. Pamangkin ko. Ayan. Hello, Alden. Papa, ako yun ah. Nagre-repack kami. So, tulong-tulong lang sa pagre-repack. Alam ko yung kuya ko, meron din silang ano, prepare na ilalagay pa dito sa package para mas marami din yung laman ng package. O, may tinapay daw na binibake. Teka, hanapin ko. O, Alden, mag-repack ka muna dyan ah. Ayan, sila Aika. Sila nagre-repack. Mamaya tutulong ako. Si Jelloy. Andun yung ibang mga na-repack na. Mami. Sige, maglagay ka lang dyan. Tuloy-tuloy mo lang, ha? Saan may binibake? Yan. Ito si Ate Gina. Yan. Ate Gina. Yan, nagbibake na si Ate Gina nung ano, mga isasama natin dun sa relief package natin. So, gumagawa siya ng, ano yan, Ate Gina? Kababayan na may carrot, tsaka cinnamon. Mas healthy siya. Mga healthy. Mahilig kasi mag-bake talaga si Ate Gina. So, ito na lang naisipan din nila na isama dun sa relief package natin. Actually, masarap to. Natikman ko na. Gumagawa rin si Ate Gina ng cake. Meron pa pala sa taas. Uy, Mario. So, yan. Marunong ko talaga mag-bake si Ate Gina. Halata naman sa mga gamit niya dito. Puro pang bake. Balik muna tayo dun sa kabilang bahay. Kasi itutulong na tayo dun sa pag-re-repack ng mga relief goods. Let's go. Yan. Tuloy pa rin yung pag-re-repack. Medyo marami pa yung mga bigas. Tapos ito na yung ibang nilabas na rin nila. Meron pa rin dito. Alam nyo ba guys, ngayong oras, madaling araw na talaga. Ikaw ang mega tumi. And ayan, nagkakagulo sila. 1:52 a.m. na talaga. Kasi kami dito, puyatan kami. Baligtad na yung oras namin. And speaking of baligtad, tingnan nyo. Wait lang. Dito tayo sa aming very dirty kitchen. Uy! Huwag
May nagluluto. Siya yung aking pangatlong kapatid. Anong ginagawa mo? Tempura tsaka salted Ayan. Chicken. Tempura ba talaga to? Oo, tempura yan. Tapos? Salted egg chicken. Salted egg chicken. Ayan. Ito, nagdo-doktor pero hindi ko alam kung gusto talaga mag-chef. Alam nyo, kami talaga, baliktad na yung oras namin. Yung madaling araw, parang second dinner pa namin. Harap. So mamaya-maya, kakain pa ulit kami ng another dinner namin dito. Ay, syempre napagod. Kailangan kumain. Ngayon, sisipag nila, oh. Okay, mag-repack tayo, ha? Actually, kailangan tumulong, eh. Makasabihin, vlog lang ako ng vlog. Alam nyo, favorite ko to. Nakikita nyo naman siguro sa mga kinopost ko na picture. Itong Spanish style na tuna na lang ng mega tuna. Sobrang sarap nito. Dami nyo pwedeng gawin dito na pagkain. Ah! Si Jelly naglalagay doon. Sa taga-buhat siya, malaki katawan eh. Tapos, so far update, ayan po ang mga napapack namin. Ilan na? 33. Marami pa tayong iba pa. 33 pa lang. Tara, pack pa tayo. Inip. Pawis na, pawis na. Kulang yung electric fan. And, nag-impake din sila. Okay. We're halfway through dun sa pag-repack. But, kakain muna kami. Yun. Kain na kami. Ano to, Janina? Ano to, ang gulay? Coleslaw. Tempura ba to? Ito yung tempura. Tapos yung... Egg. Ano? Salted egg. Salted egg na chicken. Kain na kami. So, tapos na tayo kumain and balik tayo sa trabaho natin dito. Tayo ay mag-repack. Sila kumakain pa doon. Pero ito, kailangan ko pang punuin lahat to. So, simulan natin to para mamaya-maya makapagpahinga na rin kasi madaling araw na, di ba? So, ayan po. Dumami na po kami ng tulong-tulong na. So far, ayan na lahat. Ayan na lahat. Ayan. Tumulong na yung isa ko pong kapatid. So, ayan sila. Actually, marami pang inerepak. So, tuloy pa rin sa pagrerepak si Alden. Pagod ka na? Hindi pa. Kaya mo? Energy pa ako. Oh, full energy ka pa. Oh, sige. Mag-repack ka pa. Ayun ni. Nakakatawa. Oh, sanay na siya mag-repack. Sige. Delivery boy. Dali. Lagay na dun. Sayang yung ano, pamasel mo. Naku, naku, piniflex ako. Walang magagawin pa flex mo. Naubusan na kami yung plastic, kaya gumamit na kami ng mga ibang plastic. Ayan, dumating na yung iba pang ilalagay natin doon. So, ipapack din namin to. Tapos, 1,000. Yun. Time check. It's already 2:45. Hindi pa kami tapos mag-repack. Tuloy lang. Let's go! Si Alden, anong ginagawa mo? Pero ito na po yung mga na-repack namin na goods na ipamimigay tomorrow. Ayan, dito. So, yung iba kasi wala na siyang bigas, pero dinagdagan na lang namin ng mga dilata. Saka ng kape, tapos dinagdagan na lang din namin ng iba pa. Madami pa rin. Kasi kinapos kami dun sa bigas. But although nasa 100 plus naman yan, 120 plus na packs yung may bigas. So today, ayun, bibilangin na lang namin lahat. I-organize lang namin dito. Para tomorrow, bibigay na lang namin. Actually, nakipag-coordinate na kami sa barangay namin dito para tulungan kami sa pag-distribute ng mga relief packages. And so, yun, bukas na lang. Let's go! So, ito na po ang ating day 2 sa ating vlog na to. Nakipag-coordinate na kami dun sa barangay captain namin dito. And tutulungan nila kami na mag-distribute ng food packs na niready namin. Yun! I-ready na namin sa baba kasi parang para organize din, para may social distancing. So may prepare yung barangay ng mga stubs, then iaabot na lang sa kanila. Maraming salamat dun sa ano namin, sa barangay captain namin and dun sa mga kasama niya kasi tinutulungan niya rin kami na maipamahagi itong mga konting relief packs na hinanda namin para sa kanila. So ayun, tara! Tulungan na natin sila. Let's go! So, ito na. Ayan yung mga relief packs na ibibigay. Ni-ready na namin dito sa garahe. Nakamask ako ngayon. Kailangan kasi syempre
mag-wear pa rin tayo ng mask at all times, lalo na may makaka-interact tayo na ibang tao. Sana po makatulong to kahit papaano sa mga mapagbibigyan po namin. May makatulong mga kapatid ko. Ayun, we're halfway dun sa pinamimigay namin. So ayan guys, nandito na ulit tayo sa aking kwarto and nakaligo na rin ako, nakaayos na after natin ibigay yung mga relief packs na ligo kagad ako. Then eto, yeah, fresh from CR pa ako and ayun lang, tapos na, nabigay na natin yung mga relief package na hinanda natin kahapon dun sa mga tricycle drivers kasi dito sa amin yung mga tricycle drivers. Sila yung nagsilbing mga volunteers din para magbantay dito 24/7. Sila rin yung mga tumutulong para ma-maintain yung peace and order para ma-ensure na na-implement ng maayos yung mga batas na pinatupad ngayon. Ayun, sobrang thankful lang din ako dun sa mga ano natin, volunteers, sa mga tanod natin. Pero sobrang pasasalamat ko rin sa kapitan namin dito, kay Kapitan Crisanto de Jesus, sa pag-accommodate niya dito sa ginawa nating initiative. Sobrang nakakahanga lang lahat ng ginagawa nila kasi sila yung nandyan sa labas, sila yung nag-risk din ng sarili nila to protect us. Naalala ko lang kanina may sinabi yung isang barangay tanod na sabi niya, actually minsan daw na papaaway sila kasi alam mo yung parang ini-implement lang nila ng maayos yung batas. Alam mo yung merong ibang nagagalit na doon sa pag-implement ng batas, eh sumusunod lang naman sila sa batas. So, ako siguro masasabi ko lang, let's just follow the rules, magtulungan tayo. Alam mo yung simpleng pagsunod lang natin sa mga rules and regulation, isang malaking bagay na yun, isang malaking tulong na yun para malabanan din natin itong kinakaharap natin na crisis. So much for that, actually sa ngayon, sobrang full ng heart ko kasi naisip ko lang na, I was able to extend some help. Kahit sa simpleng paraan, kahit sa maliit na bagay, nakapag-extend tayo ng help dun sa mga taong alam natin nangangailangan, sa mga tao na nagsisilbi para sa atin, protect natin yung mga volunteers natin, mga tanong natin. Ngayon, makikita mo lang kung nandudot ka sa eksena kanina, makita mo na pag binibigyan nila ng relief packages, nakangiti sila. Alam mong sobrang grateful nila sa natanggap nila kasi malaking bagay sa kanila yon na maibibigay mo sa kanila. Maliit man yan o malaki, sobrang laking bagay para sa kanila. Yun, pag nando doon ka, makikita mo yung mga ngiti lang nila, actually solved na ako. Wala na akong questions doon. Lahat ng efforts na binigay mo dito, wala. Worth it lahat. So ayun, dito sa video na to, sana it will set kahit papaano as an inspiration dun sa mga tao na kaya pang mag-extend ng help dun sa nearby community nila. Tulong-tulong lang tayo siguro. Malalampasan din natin itong pagsubok na to. Matatapos din to. Darating din yung time lahat tayo ay magbaback to normal na rin. Basta walang susuko. Yun lang guys. So sana nagustuhan nyo itong video na to. Kaya kung nagustuhan nyo, please don't forget to give me a big thumbs up. And syempre huwag nyo rin kakalimutan na mag-subscribe sa YouTube channel ko. Alam nyo na yan. And syempre don't forget also to follow me on all my social media accounts. Bago matapos itong video na to, lagi tayo nag-shoutout. Kaya para sa video natin na to, special shoutout sa lahat ng mga frontliners natin. When I say frontliners, hindi lang yung mga medical staff natin na nasa ospital na frontliners, kundi yung mga frontliners din natin, yung mga police, yung mga nagtatrabaho sa banko, security guards, utility staff, lahat, yung mga barangay tanod, barangay captain, lahat kayo, basta yung mga nag-deliver sa atin ng mga pagkain, lahat ng mga volunteers natin. Maraming maraming salamat po sa inyo at saludo ko sa mga ginagawa ng kabayanihan. So that's it guys, so I hope to see you on my next video. Bye-bye!